Viral karon sa social media ang pipila ka mga kabatanunan sa managlaing lugar sa Pilipinas nga missing. Matud sa mga estudyante sama ni Ryan Borrero, 18 anyos, residente sa Lerio, Pulumulok, South Cotabato, og Fib Marcian Coronado, 18 anyos, residente sa Barangay Lumakil, Pulumulok, South Cotabato, nga human madunggan ang balita kalabot sa mga nangawala nga mga kabatanunan, nakabati sila og kabalaka. Medyo nabalaka lang ko ito. Namabid ko yung mga kwanyo sa mong balay, mga amigo, mga batanon ba, ano, ginaingnan ako sila permente nga pag mag-uli. Kwanyo, kaning diretsyo na mo uli ah. Nya, kung napay yung kwarta, pag sakay lang mo. Kung pwede, magpasabay sa mga kakilala para mag-ano, iiwasan na mag-uli na gabiin na. Agosto 23 ning tuiga, dunay concerned citizen nga taga Pulumulok, South Cotabato ang nagpost sa social media nga dunay hapit madagit. Apan gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Conrado Hovero, officer in charge sa Pulumulok Municipal Police Station, nga wala matud pa sila nadawat nga report kabahin sa pagpangdagit apan dili gihapon kini angay nga ibaliwala. So far, wala talaga tayong na-receive na, no? Pero nevertheless, pakandakan pa rin natin ang investigation yan, ma'am, no? Pero wala talagang pumunta dito sa amin na dumulog na nagpa-record dito o nagpa-blatter dito o nag-report man lang, no? Kasi may malapit man tayo doon na, ano, na substation doon sa sentro ng ano ng poblasyon natin. So far, yung ano siguro, yung balita na yan, no? Hindi na natin i-discount yan siya, i-disregard, pero gawin pa rin natin ng kakulang pansin. Dugang pa sa usa ka ginikanan nga si Joel Marigino, tricycle driver, dunay duha ka anak nga Pulos High School, residente sa Purok Balabat, Pulumulok, ginahatod sundo ni ini ang anak aron masiguro nga luwas. Sa mga estudyante diri sa Pobla, mag-safety mo tanana, di mo maglakaw-lakaw kamura isa. Di patagag sakay ang sakyan ninyo kining tuda diri. Safety mo diri kay ilado na tanan eh, door to door. Isip kabahin sa pagbantay sa seguridad sa katawhan o kabataan sa Pulumulok, nag-deploy sa matag-eskwelahan o kapulisan aron malikayan ang mga report nga pagpangdagit. Sa karon, ila pang imbestigahan kung unsa katinuod ang impormasyon nga gakatag sa Facebook kalabot sa pagpangdagit. Apan panawagan ni Hovero sa tanang residente sa Pulumulok nga ugaling dunay kadudahang mga tao sa palibot, Huwag kayong mag-atubili na iparating sa amin mag-report kaagad, no? Kasi mas maganda talaga yung proactive tayo. Hindi pa natin nagawa yung krimen, nakapag-ano na tayo. So, iwasan natin yung maging reactive. So, magtulungan tayo kasi yung sinasabi nga natin, yung community, kailangan meron tayong cooperation sa community para maging successful yung crime prevention natin na programs. Russell Jean Mantile, Brigada News.